Okay, so sa previous na video is kinumpute natin yung problem na to using yung n area method kasi yun lang din yung tanong sa or yun yung gustong ipagamit sa atin sa problem. So, what if gamitin natin yung prismoidal formula, no? Ano yung magiging result niya? Okay? So, bali dito, meron tayong station 2 plus 120 and 2 plus 100 and 2 plus 120. So, sa prismoidal correction formula, prismoidal formula is kailangan natin makuha yung area sa middle. Okay? Area sa middle. So, kunin lang na muna natin yung area dito sa middle section. So, bali dito. So, what if using prismoidal formula. So, kailangan muna natin yung middle section. So, kopihin ko na lang muna to para dire-diretso ako. So, kukunin ko lang yung middle section ito, which is yung 2 plus 100, 110. Okay. Ayan. So, kunin lang natin yung middle section. So, itong station 2 plus 110. So, dito makikita natin ilan yung 2.75 plus ito. Plus 2.25 divided by 2. Ano yan? Dito na lang sa calculator ko. 2.75 plus 2.25 divided by 2. So, therefore, that is 2.5. And then, ito naman, 9.5 plus 9 divided by 2. So, we have 9.5 plus 9 divided by 2. So, therefore, we have 9.25. And then, dito naman, meron tayong 1.5 plus 1 divided by 2. So, we have 2.5 divided by 2. So, we have 1.25. And then, automatic 0 na yan. Ha? And then, dito naman, meron tayong 0.5 plus 0.8 divided by 2. So, meron na tayong 0.5 plus 0.8 divided by 2. Okay, so meron tayong 0.65. And then, meron tayong 5 plus 5.6 divided by 2. So, therefore, meron tayong 5 plus 5.6 divided by 2. So, we have 5.3. Okay, so meron na tayong middle section na 2.5, 9.25, 1.25 and 0 and then 0.65 and 5.3. So, ito lang yung i-plot natin. Ngayon. Okay? So, plot natin yan. So, ito yung station 2 plus 110 or the EM. So, again, the same process. So, assume ko na lang na ito yung middle. Ito yung center. Then, ito yung base.
So at distance 0, so yung height niya is 1.25. And then at distance 9.25, yung height niya is 2.5. So let's say ito yung 2.5. And then at distance 5.3, so ayasin mo ito yung 5.3. And then yung height niya is 0.65. So assume ko na lang na ito yung base 4 meter. And then 4 meter, a total of 8 meter. So project lang natin 'to. Connect lang natin yung mga points na ngayon. And so meron na tayong section na 'yan, ha. So bali, yan na lang yung kukumpute natin ngayon. So, kukunin lang natin yung area na to. So, again, the same process. So, by triangles pa rin. So, kunin ko lang yung triangle na to. Then, gagamitin ko yung Cavalier's Theorem. Okay, so, unahin ko muna yung area 1. Next is ito, next is ito, next is ito. So, I think kuha na yung pattern niya. So, maku-compute na natin to. So, we have area. That is just 1 half. Considering yung area 1. So, ito yung base. And then, ito yung height. So, we have 4 times 2.5. Okay? Plus 1 half nung ito yung base. And then, ito yung height. Diba? Cavalier's Theorem lang yan, ha? So, we have 1.25 times 9.25 plus 1 half. Ito yung base. Ito yung height. So, I have 1.25 times 5.3 plus 1 half nung ito yung base. And then, ito yung height. Which is 0.65. So, meron na tayong area dito sa middle section, and that is just 0.5 nung 4 times 2.5 4 times 2.5, kabutin ko muna, plus 0.5 ng 1.25 times 9.25 plus 0.5 ng 1.25 times 5.3 plus 0.5 ng 4 times 0.65. Ayan, so I think ito na, no? So I have 15.39375 square meter. Okay, so double check ko lang. 0.5 nung 4 times 2.5, 1 half nung 1.25 and 9.25, 0.5 nung 1.25 and 5.3, and 0.5 nung 4 times 0.65. So okay na lang. Okay, so bali, pwede natin gamitin yung formula since meron na tayong area 1 and area 2. So, diretso na tayo i-substitute yung values. Okay, so hindi safe pag gagamitin mo yung area sa midsection as tawag niyan, yung kalahati ng area 1 tsaka area 2. No? Do kalahati siya. So ibig sabihin nun na magiging middle section mo is yung area nito, no? Yung kalahati nila. So medyo may ligas 'yan. So wag ganun, no? So yung pinaka the best na way is yung ganito. Okay, so kumpute na natin yung volume.
Okay, so yung volume using yung prismoidal formula is just L divided by 6 nung area 1 plus 4 times area sa middle plus area 2. Okay, so meron na tayong volume. Yung length is yung difference between yung difference ng length ng area 1 and area 2, which is yung ito, 20 meters. So we have 20 divided by 6, and then yung area 1 natin is meron tayong 17.375, and area 2 is 13.4. Okay, so 17.375 plus 4 times, then you say is 13.4. And then ito is 15.39375. So, meron na tayong volume using yung prismoidal formula. So, I have 20 divided by 6 times 17.375 plus 4 times 15.39375 plus 13.4. So, we have now 307.833 cubic meter. And ito na yung sagot ng volume using yung prismoidal formula. So makikita mo yung difference nila is hindi naman nagkakalayo, no? Di ba? Hindi naman nagkakalayo. Okay, so what if ganito, no? So, what if gusto mong makuha yung prismoidal correction formula? Okay, yung CP. Yung kung babalikan natin yung formula. So, pwede direct na lang natin i-substitute yung mga values. Bali, kung gusto mong makuha to. Okay? So, actually, may shortcut way yan. Which is, ito na yan, no? Makukuha ko na diretso yan. So, yung correction formula is yung volume ng prismoidal, yung minus yung volume ng n-area method. So, yung prismoidal natin is meron tayong 307.833 minus yung area sa n area using n area method is 307.75. so we have 307.75. so yung CP natin is just equal to 0.083, and ito na yung sagot. Okay, so ganyan lang, no? Kung gagamitin mo yung formula, okay lang man din. So, kung gagamitin mo yung formula, so, kailangan mo muna makuha yung mga horizontal distance nito. Ito naman yung kailangan ko. Alright, ito na, no? So, yung horizontal distance dito, well, ito yung first area, di ba? So, ito yung H1. That is just 9.5 plus 5. So, we have 14.5. Tama, di ba? And then, ito yung area 2. So, ito naman yung H. So, we have 9 plus 5.6. So, we have 10 for 14.6. Okay? So, ito naman yung C1. Huh? So, yung sa gitna yan. So, ito yung C1, which is ito yan, 1.5. And then, ito naman yung C2, which is 1. Okay? So, makukompute na natin yung CP.
using yung formula na L divided by 12, and then ay, ba't C yung gamit ko? Dapat V. Wait lang. Ito yung vertical distance, no? Yan pala yung level ko sa ano. Ito yung V1 for area 1. And ito naman yung V2 for area 2. So, bali, meron na tayong mga values na to. Meron tayong V1 and V2 and H1 and H2. So, pwede na, diretso. So, bali ngayon, meron na tayong V1 minus V2 and H1 minus H2. So, yung length is 20 divided by 12 times yung V1, which is 1.5 minus 1. And then yung H1 is 1.5 V1. Is 1.5, and then yung V2 is 1, and then yung H2 is 14.6. So we have 14.5 minus 14.6. Okay, so yung CP natin is equal to negative 0.083. Okay? So, okay na yan, no? Okay na ba? So, bali dito. Bali dito, kasi yung CP natin is negative, yung sign na yan is applicable yan kung gusto mong makuha yung volume niya, no? Pero kung gusto mo naman makuha yung magnitude diretso ng correction, prismoidal correction formula, pwede na yung formula dito sa taas, no? Which is yung shortcut niya. Kung gusto mo makuha yung volume, kasi yung tamang setup nito is makukuha mo yung volume using yung prismoidal, which is N area minus yung correction, prismoidal correction formula. And alam natin yung N area, di ba? Ito yun. This is 307.75. Dito na lang. Bale, ito na yun. So, 307 minus 75 minus nung kunin natin yung sign, no? Included yung sign, negative ng 0.8083. Okay, so yung prismoidal is just 307.75, and then negative times negative, so magiging positive yan. So makikita natin na yung 307.75 plus 0.083 is just equal to 3. Ay, saan na yun? Ay, nagbong. This is 307.833 cubic meter. So, makikita mo dito na the same yung value nila. Di ba? The same yung value. So, bala yung sign is applicable yan kasi kung kukunin mo yung prismoidal correction formula. So, mag-a-add kasi yan. So far, ito na yung sagot. We have negative 0.083. Okay?
So I think that's it. And see you in the next video. Thank you.